Narinig mo naman siguro kung ano sinabi ni Michael. Binihag si Alex ng mga kalaban. At narinig mo rin naman yung sinabi ni Arguelles, di ba? Hindi gagawin ni Alex ang sumama sa kalaban. Dati natatakot ka ba na malaman ng lahat na anak ng terorista si Alex? Hindi na ako natatakot, Fonty. Sinabi ko na kay Mangubat ang katotohanan. Anak ko si Alex. Anak siya ng isang sundalo. Ang ikinababahala ko na lang ay ang kaligtasan niya. Ikaw, anong kinababahala mo? Patay naman na si Victor. Ang ikinababahala ko ay ang mawala sa radar natin si Saal. Kailangan na natin siya mahuli dahil may buhay siyang inutang. Siya ang pumatay kay General Montejar. Kay Victor, ang kaibigan natin. Alam kong nananahimik na siya. Ang gusto ko lang malaman, bakit ka nagkakaganyan? Kakaibigan tayo. Bakit parang tinatalumoo? Dati kahit kailan hindi ko nakakalimutan ang pagkakaibigan natin. Matagal kitang pinagmamahal. Ginawa ko yun dahil kaibigan kita. Pinatay si Victor ng mga Alhoraji na dapat ay matagal nang wala kung inuusang natin sila noon pa. Dante, hindi kita tinatanong. Ginagawa ko lang ang tama. Balita na ba sa search kina Saal Alhoraji? Negative, sir. Pagpatuloy niyo yung paghahanap. Mobilize mo lahat ng intel natin. Gusto ko malaman kung saan sila nagpunta at kung sino mga kasama nila. Pabantayin niyo na mabuti yung tauhan ni Saal. Yung Hamid. Give me an update pag nagkamali na siya. I want a detailed report tomorrow morning. Yes, sir. Sinabi na sa akin ni Tito Vero totoo. Alam ko ng anak ng Alhoraji si Alex. Nasa kunta siya ng mga kalaban niya. Pero hindi siya ang kalaban mo. Paano ka nakakasiguro? Dahil hindi magagawa ni Alex yun. And you want me to believe that? Alam mo kung ano gusto kong gawin ngayon? Sumama sa operations at patayin lahat ng tao na pumatay sa dad ko. Papatayin ko sila. Kinakailangan matamay si Alex. Then so be it! Alex, huwag ka nang tumuloy, please. Ma'am, baka ito na yung sagot na matagal ko na hinahanap. Kailangan ko marinig yung sasabihin nila. Baka mapahama ka lang. Kung gusto nilang masaktan, marami silang beses pwedeng gawin sa akin yun. Ma'am, kailangan ko ito gawin. Jethro? Tito? I'm sorry. Hindi namin nagawang patayin si Saal. Nakataka sila. Si Alex? Kasama nila. Magbabayad sila! Magbabayad siya! Mag-alala, Jeff. Hindi ito. Hindi kita pababayaran.
sisiguruhin kung hahabulin natin ang mga Iloraji. Mabuti na lang magaling yung nag-restore. Hindi halatang sira. Thanks, Dad. Alam mo, anak, kahit nasira ang isang bagay, pwede pa rin palang maayos. Jethro? Pagkatapos na nangyari sa'yo, ano? I realized life was really short. Natakot ako nung makita kong wala kang malay. Ilang gabi akong hindi nakatulog. You're the only thing left in my life. Kaya kung yan talaga ang gusto mong gawin, then go ahead. Hindi kita pipigilan. Ano yung pinagawayan ni Erguelles kanina? Wala yun, sir. Meron akong hindi pinagkasunduan. Dahil ba hindi mo nagbaril si Wajit? It's a tough call, Marasiga. Habang buhay mong dadalhin yun. Lagi kang may second guess kung tama yung ginawa mong desisyon. Pero para sa akin, commendable yung ginawa mo na hindi ka nang damay ng inosente sa palitan natin kanina. Bago pa man mangyari ang sa daddy mo, pinagtapat ko sa kanya na si Alex ay si Hakim Al-Huraji. May discrepancy ang intel reports. Sa halip na ubusin namin ang pamilya ni Jose, pinatakas ni Dante ang mangina. At kinukup si Alex nang hindi sinasabi sa daddy mo. Niloko niya si Dante. Nasa kampo ng Al-Huraji ngayon si Alex. Kasama niya ang totoo niyang pamilya. Ang pamilyang pumatay sa daddy mo at sa buong pamilya mo. Kung totoong inosente ka, Alex, sana sinabi mo sa amin ang totoo. Isinuko mo sana ang pamilya mo. Pero hindi yun ang ginawa mo. Sumama ka sa kanila. Traitor ka, Alex. Traitor ka! Habulin Jack ni Fonty si Saal, sir. Ilang beses na siyang natakasan ni Saal eh. Hindi papayag yun na hindi siya ang makahuli sa mga Al-Huraji. Bihag ni Saal si Alex. Nag-aalala ako baka kung ano gawin ni Fonty sa kanya. Huwag na huwag niyang kakantiin ang anak ko. Hindi ka ba nagtataka? Gigil na gigil siya ngayon na mapatay si Saal at yung mga kasama niya. Kahit alam niyang nasa loob si Alex. Maliban na lang kung makalabas si Nasaal sa jurisdiction ni Fontiveros. Mawawala yung operational control niya pag wala sa jurisdiction niya si Nasaal. Hindi ko na rin alam. Sa mga takbo lang nangyayari ngayon, hindi ko na alam kung anong iniisip nito ni Fonti. Pero paano, sir? Hindi natin alam kung nasaan si Saal. Kung saan nila tinangay si Alex.
Pag hindi siya lumitaw, itibay ang sumbong ni Arguelles laban kay Alex. Yan ang ikinakatakot ko. Pag binaburan ni Fonte yung kwento ni Arguelles, madidiin si Alex sa isang kasalanan na alam nating lahat na hindi niya magagawa. Dapat masiguro natin na hindi gagawin niya ni Fonte, sir. Dapat, Raul. Dapat. Sir Fonte! Sir, okay lang ba kayo, sir? Sorry. Madami lang akong iniisip. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin matukoy kung nasaan ang mga Al-Huraji. Ibig sabihin ba nito, bumalik ka na sa service? Sir, ginagawa ko lang po ang payo sa akin ng dad bago siya mamatay. Siguradong matutuwa ang daddy mo sa ginawa mo. Sigurado po talaga. Dahil may kinalaman po ang pagbabalik ko sa pagkamatay ni Papa. Sir, sinadya ko po talagang pumunta dito to ask for a favor. Kayo na lang po kasi ang mapagkakatiwalaan. Ano yun? Kahit ano, sabihin mo. Sir, gusto ko pong magreklamo against Alex for aiding the enemy. Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko po si Arguelles, sir. Sumama si Alex sa mga kalaban ng Kusa. Naniniwala po ako sa sinabi ni Arguelles, sir. Yun din ang paniwala ko. Sir, ang mga Al-Huraji ang pumatay kay Dad. At si Alex sumama sa mga kalaban. Kaya dapat siyang magbayad.